ng unang tagapagdating ng balitang pinalap sa loob at labas ng bansa. Katotohanan ang hinahatid. Walang pinapaboran, walang pinapatakutan. Mga balita, paano na ba? At hindi, learn ka na lang. Ito ang DZTP 724 Tapatan Express. Ang oras ay ganap na launang 50 ng hapon. Sa ulog ng mga nagbabagang balita. CCTV labag sa krimen. Pagbabago, ipalaganap sa sanggunian kabataan ng Pilipinas. Pagpapatukala ng Freedom of Information Bill, lumiliit ang tsansa. Barangay Ginebra, wagi matapos papagsakin ang Star Hotshot. CCTV labag sa timbel. Ibalita mo, please na. Maraming salamat, Cristela. CCTV labag sa timbel. Sinusulong ngayon ni Buhay Parcelis Rep. Dito ang tiyaga ang paggamit ng closed circuit television o CCTV sa paglabas sa krimen imbis na death penalty. Sabi niya Tienza, dapat ang mas makabubuting malagay ng mga CCTVs sa mga pampubliko o lugar ng matao dahil dito maaaring makakuha ng nakagalang patrimen. Makilang ulit na rin makatulong ang spy cameras o CCTVs sa mga nakatataas upang maresolba ng mabilis ng krimen. Ito si Krisna, nagbabalita. Balik sa iyo, Costella. Maraming salamat, Krisna. Pagbabago, ipalaganap sa sanggunian kabataan ng Pilipinas. Ibalita mo, Irish. Salamat, Eliza. Pagpapago, ipalaganap sa sanggunian kabataan ng Pilipinas. Ang House of Representatives sa itinapadyaga ng koalisyon ng sanggunian kabataan ng SD. Ayon kay Pagnanon Alvarez na siyang tagapagsalita ng ulitin ng Lerbing Noa Peratu, kaminonsidera ang koalisyon ng SD dahil sa tingin niya ay hindi na ito tayo. Sinabi na rin ni Alvarez na ang SAP pinitin magtrabaho at ihikayatin na hindi na kanilang pag-aaral. Kung matutupan ang kanilang responsibilidad, ang gusto ng administrasyon Duterte ay tanggalin ang eleksyon para sa mga opisyal ng parte dahil hindi naman daw talaga sila nagtatrabaho. Kaya dapat planuhan ang Senate at House of Representatives na ikansila ang eleksyon sa darating ay katutupot isa ito. Ito si Irish Magkukulat. Balik sa'yo, Eliza. Maraming salamat, Irish. Magbabalik ang DZTP 724 Tapatan Express makalipas ang ilang paalala. Ilang buwan na ang nakalilipas, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha ang aking mga papeles. Alam mo bang may mas madaling paraan para mabilis mong makuha ang iyong mga papeles sa loob naman ng ilang araw? Ha? Paano? Kagaya ng ginawa ko, nagbayad ako upang mapabilis ang proseso ng lahat. Ano? Ngunit may pinapanukala ang batas laban sa ganyang mga gawain. Ito ay ang Republic Act 9485 na dapat maibigay sa loob ng 3 araw ang simpleng transaksyon at 7 araw naman sa complex cases. Parating na ang pagbabago! Nagbabalik ang DZTP 724 Tapatan Express makalipas ang ilang paalala. Pagpapanukala ng Freedom of Information Bill, lumiliit ang tsansa. Ibalita mo, Kyle. Maraming salamat, Cristela. Pagpapanukala ng Freedom of Information Bill, lumiliit ang tsansa. Paliwanag ni House Speaker Pantaleon Alvarez, maaaring tapusin ang pagpapasa ng FOI Bill dahil sa nakatuon ang mababang kapulungan sa pag-obserba at pagpapasa sa 2017 post-national budget na nagkakahalaga ng 3.35 trillion pesos. Hindi rin naman kumpleto ang mga hahawak sa FOID. Kaya naman aminado si Alvarez na sa susunod na taon na ito maaaring ipasa. Muling sinigurado ni Alvarez na walang magiging problema sa FOID. Isusulong ang pag-aproba dito, lalo pa't naglabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng implementasyon sa mga hanay ng ehekutibo. Naragdagan pang idideklara ni Chairman Anton Aquino ang pagpapasa ng FOI Bill sa loob ng 2016. Ito si Kyle Naguhulan. Balik sa iyo, Cristela. Maraming salamat, Dar.
Barangay Hinebra, wagi matapos pabagsaki ng Star Hotshot. Ibalita mo, Claire! Maraming salamat, Eliza. Barangay Hinebra, wagi matapos pabagsaki ng Star Hotshot. Wagi ang Barangay Hinebra matapos nilang bumawi sa ikalawang bahagi ng laro. Sina Jopin Aguilar, Sol Mercado, at L.A. Tenorio ang nagtulong-tulong para maipanalo ang kanilang koponan. Nagtapos ang laban sa score na 116 na puntos para sa Hinebra at 103 puntos para sa Star. Ito si Claire nag-uulat para sa Balitang Sport. Balik sa iyo, Eliza. Maraming salamat, Claire. Maraming salamat sa inyo walang sawang paibigin. Ito ang DZTV 724 Tapatan Express, ang nangungunang istasyon sa Pilipinas.